Ang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Sa pagbabalik ni Severino sa mansyon ay dala niya ang pinakamahalagang impormasyon na puputol sa sungay ni David at ikakabagsak ni Olga. Alam na kasi ni Severino na tanggol ang pangalan ng kalaguyo di umano ni Monique. Bagamat nakakulong ito ay posible pa rin na itong tanggol nga ang nagtakas kay Mokang. Alam na kasi ni Severino ang kalakaran sa loob na nagpapalabas ng preso para pumaslang. Kapag makarating kay Ramon ang impormasyon na ito, ay siguradong hindi na babalik pa si David sa mansyon para sa kanyang seguridad dahil siguradong tatapusin siya ni Ramon. Habang si Olga naman ay agad na ipag-uutos sa kanyang mga tauhan na hanapin at tapusin na si David. At nang sa ganon ay hindi na nito maibunyag ang kanilang sabuatan. Magpapanggap si Olga na biktima lang din sa pagpapanggap ni David. Itatanggi niyang wala siyang kinalaman sa DNA test na ginawa ng doktor kay David. Bagamat ayaw maniwala ni Ramon sa palusot ni Olga at gusto niya na itong patayin, pero hindi niya magagawa. Pipigilan kasi siya ni Don Julio. Samantala, hihingi ng tulong si Ramon sa kaibigan niyang General. Gusto niyang paimbestigahan at makita ang record ng tanggol na nakakulong na kalaguyo umano ni Monique. At dito ay sisilipin nga ni General Rivas ang record ng PNP kay Tanggol. Ipapakita niya kay Ramon ang mukha ni Tanggol at kung ano ang mga kaso nito. Matinding gulat nga ang mararamdaman ni Ramon kapag makita niya ang mukha ni Tanggol. Mapagtatanto niya ngang ito nga ang kanyang anak. Agad niyang mararamdaman ang lukso ng dugo dito. Ngunit dito na nga ba kaya magkakakilala si Ramon at Tanggol? Ano kaya ang gagawin ni Tanggol sa kanyang ama gayong ito ang iniisip niyang pumatay kay Mokang? Yan ang aabangan natin sa mga susunod na episode. Paalam!